Hinaboy ko lang yun kasi bilang reaction lang doon sa lumabas kay Liza Soberano. Pero alam naman natin na hindi lang yun ang gusto mong sabihin. Ayokong i-provoke. Kaya yung mga iba dyan nagsasabi na ala-chamba lang daw ako kay Liza tsaka kay Vice Ganda. Yes, chamba lang. Happy? Kunin ka kaya nila James Reid kung hindi ikaw si Liza Soberano of the Philippines na sikat na actress? So all these years, hindi ka pala masaya? Kailangan lang lagi tayo anak may grateful heart. Ito hindi nila alam ito. Hello mga ka-update! Dito po ang inyong mga lingko. Ito po si Mama Lord! Ang lagi niyong hinihilig sa amin. Ichigo na dali! Okay, Nay! Ano na naman? Ang dami na namang gustong ko mausap sa'yo. Oo nga, nagtatawagan yung mga news online. Diba? Para isahan na lang at para walang magtampo. Uh-oh. Sa amin na lang manggagamit. Yes, sa YouTube, doon na lang sila manood. So, nung nakaraan nga, saglit lang, Loy, ha? Gusto ko lamang linawin kasi voice-over lang yung lumabas. Kasi yes. Nag-shoot kasi kami ng Feb 25. Yes. Tapos, lumabas yun ng Feb 26. Yes. Ayun. Kaya hinabol lang. Hinabol ko lang yun kasi bilang reaction lang doon sa lumabas kay Liza Soberano. Oh. Pero alam naman natin na hindi lang yun ang gusto mong sabihin. Diba? Aray! Aray! Ano ba? Huwag niyo akong i-provoke. Ha? Hindi, i-provoke ka namin. Oh, diba? Kaya talakayin natin tonight, diba? Pero bago natin talakayin, let's rewind. Ayan, hindi. Gusto ko lang sabihin na, Loy, no, na doon lang naman ako nanggagaling sa mga statements ni Liza. Mm-hmm. Oo. Meron lang akong gustong i-correct o meron lang akong gustong sabihin doon. Hindi para i-correct siya. Mm-hmm. Kasi baka para sa kanya tama yun. So, yun ang iniisip ko kasi. Mm-hmm. So, alam mo, lagi na lang sa pagmamanage kasi ng artista ngayon, sa mga panahon ngayon, lagi kong inaalala o yung primary concern ko, yung mental health ng bata. Mm-hmm. Oo. Pero, syempre, yung mental health ng mga talents, inaalala ko yan eh. Mm-hmm. Ang hindi alam ng mga talents, meron din mental health yung manager nila. Hindi nila alam na alas 4 ng umaga, iniisip mo lahat ng problema Correct. Nila. Kaya nga nagbabawas na po ako ng talents. Mm-hmm. Oo. Kaya yung mga iba dyan, nagsasabi na ala-chamba lang daw ako kay Liza tsaka kay Vice Ganda. Yes, chamba lang. Happy? Ha? Diba? Teka nga muna, isa sa mga nabanggit niya doon, di ba, na hindi nga siya pumili ng pangalan ng Liza Soberano. Kwento mo naman na ichika mo sa amin, saan ba galing yung Liza Soberano? Dati kasi po, Hope Soberano talaga yung gamit namin. Mm. Pero kasi nga, parang one syllable lang siya. Mm. Sabi ni Tita Malu, ano ba ang pangalan mo? Hope Elizabeth Soberano. Mm-hmm. Ayun. So, si Liza, pwede ba Liza? Liza Soberano, bongga, social, glamorosa, yung mga ganyan, na bonggang pangalan. Agree lahat. Even si Liza, nag-agree sa Liza. Nag-agree siya? Oo. Hindi, siyempre, pag hope ka lang, Hope Soberano, yung pinigil mo agad, hindi ka na, Liza Soberano. Ay, ganon? Liza. Kaya pala yung Mrena, Mrena! Ate, Mrena! Yun yung istorya noon. Kaya doon ako nagagaling na hindi naman kailangan linawin kung hindi si Liza ang nagsabi na yun ang kanyang gamiting pangalan, yung Liza. Mm-hmm. Hindi naging issue yun eh. Oo, naging issue ba yun? Naging issue lang kasi binanggit ni Liza. Kaya yung mga tao nagtataka, anong issue sa name? Oo nga. Na Liza Soberano. Eh, yun na nga yung nakakaloka. Issue pala sa kanya yun. Dahil ultimo yung pangalan niya, hindi pala galing sa kanya. Hindi, kaya nga iniisip naman ng iba, baka kasi gusto magpalit talaga ni Liza ng pangalan, gawin siyang Hope. Ulit. Ah. O, di ba sabi niya, call me Hope, sabi niya dun sa isang teaser na kanya.
ng club niya. Mm-hmm. O, saka baka part yun ng kanilang rebranding, ng kanyang management team. Mm-hmm. Yun. Pero sa totoo lang, no, yun yung isa pang gusto kong ano sa kanya, kay Liza. Kasi alam ko kay Liza, ang kanyang memory, mm-hmm, memory box, mm-hmm, eh mula 4 years old siya hanggang sa kasalukuyan, matalas ang memory niya. Alam mo, kahit sa pag-ano ng linya, pag may memorize ang linya, mabilis siya maka-memorize. Yun yung ano, di ba, 7 lingwahe ang alam ni Liza. Yes. Yung Italian, German. Inaral niya. Oo, yung Spanish, di ba, kahit Pangasinense, di ba, kahit Ilocano, kaya ni Liza. 7 yan. Kasi ang memory niya ni Liza ay hindi mo matatawahan. Eh, matalas mong pala yung memory niya. Bakit parang may mga bagay siyang magaganda na nakalimutan niya eh? Ayun lang. Yun din ang tanong ko sa sarili ko. Mm. Bakit nakalimutan ni Liza ang mga bagay na naging daan kung bakit siya nakarating niya? Oh. Hindi dahil sinusubat ko ha. Mm-hmm. Hindi dahil pinapamukha ko kay Liza yan ha. Mm-hmm. Hindi, ipinapaalala ko lang sa kanya na hindi naman agad-agad nakarating ka sa posisyon mo. Talagang lahat tayo, nag-collab tayo para marating kung ano yung gusto mo marating, yung goal mo. Kasama mo kami. Diba dati na gano'n pa, nag-viral pa yung pumila pa siya doon o nakikusyoso sa All for One. One for All for One. Mm. Diba yung nandun yung panahon. Nahagip siya ng camera na ang ganda-ganda niya. Diba? Mm-hmm. O yun, umpisa yun. Tapos dinala siya sa akin ni Tita Joni, ng kanyang tita. Ay, teka lang, speaking of Tita Joni, ayan, para sa mga nakakakilala kay Liza, alam nila rin yung role na ginampanan ni Ate Joni sa career niya. Hindi rin niya nabanggit dun sa vlog niya. Ang nabanggit lang niya dun yung si Altea, yung bestie niya. Ah, okay. Oo, yun din. Isang malaking bahagi din ng career ni Liza kay si Tita Joni, yung pinsan ng kanyang tatay, na kinupkup talaga ni Tita Joni si Liza noon. From US, papunta rito, dun siya nag-stay sa Pangasinan, kung saan nakatira si Tita Joni. Kaya marunong din ng Pangasinense itong si Liza. Si Tita Joni ang kanyang parang guardian. Na si Tita Joni, bukod kay Dudo, silang dalawa yung naglapit sa akin kay Liza. Tapos, kausap ko pa lang yung bata. Gusto mo mag-artista? Talaga? Opo, pangarap ko po talaga yun. Mag-artista. Ayun, hindi doon nagsimula. Ang lahat. Mm-hmm. Oo. Alam mo, Loy, ito nga yung tinatanong ako ng mga friends ko. Yes. Malungkot ka ba? Hindi ako malungkot. Hindi ako dapat maging malungkot. Saka ka lang maging malungkot kung alam mo hindi mo nagawa ang mga dapat mong gawin doon sa talent. Eh, as far as I'm concerned, nagawa naman natin kay Liza yan. Siyempre, sa relasyon naman ng manager talent, wala namang perfect na relationship. Oo, naman. Kahit na mag-asawa, nag-aaway, di ba? Tatalo rin kami, pero at the end of the day, kami yung mag-ama. Di ba? Eh, hindi ka lang. May isa pa siyang nabanggit doon na parang ang dating doon sa kanyang stint with you and with ABS-CBN, yung buong career niya, wala siyang boses. Ano yung kuya mo? Siya nun? Gagal. Walang boses. Ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng karapatan na mag-opinion, mag-suggest. Ay, yung kanyang ideas, ang kanyang mga thoughts, hindi nabigyan ng chance. Yun nga, nilino na natin yan nung una na sa voiceover ko na hindi totoo yun. Sa akin na, kasi kung kay Liza ang tingin niya, yun nga, na hindi siya nabigyan ng boses. Ano niya yun? Yun ang pagkakaalam niya. Ang pagkakaalam ko, hindi. Sa lahat ng pagkakataon, ang ABS-CBN, ang Star Cinema, tinatanong siya kung gusto mo ba itong project. Kaya kung mapapansin mo, no, sa entire career ni Liza, kay 6 na pelikula lang ang kanyang nagawa. Yun nga Ibig sabihin, ganun ka ano kay Liza ang paggawa ng pelikula. Kailangan maibigan niya, ma-inlove siya sa karakter niya, ma-inlove siya sa movie. Ganon siya kapihikan sa kanyang mga tinatanggap. Ibig sabihin, binibigyan siya ng boses. Gusto mo ba to? O ayaw? Baka may iba kayo istorya. Okay, magpipitch ulit sila. Pitch ulit. Gusto mo ba to? Ito yung storyline. Ayaw pa rin niya. So magpipitch siya ulit. Kaya, nung huli,
bago matapos yung aming kontrata, sinabi ko kay Liza, na maganda tong it's okay to be not okay. Oo. Sabi ko, tanggapin mo na yan, anak, kahit wala na ako sa picture. Ibig sabihin, kahit wala ako ng commission doon or makukuha doon, gusto ko lang siya makita ng mga fans niya ulit. Sila ni Enrique. Oo, happy na ako. Kahit andun pa siya sa, under contract pa siya sa akin. Sinabi ko, gawin mo na kahit wala naman din ako makuha. Pero hindi rin naman niya tinanggap. Ngayon, si Tita Cory, si Danis, nag-ano na naman sa akin, Hoy, magpipitch ulit kami kila isa, baka may umasa na. Sabi ko kay Tita Cory, Tita, baka pwede nyo nang i-stop yung pitching. And ask na lang natin sila kung baka meron silang alam na storyline. Pero wala naman yung dumarating na storyline coming from them. So, doon namin naramdaman, gusto muna nilang magpahinga. Si Ken gusto magpahinga. Si Liza, gusto niyang i-entertain yung idea na pumalaot sa Hollywood. So ako naman, in fairness, sabi ko kay Liza, go anak, kung saan ka masaya. Kasi importante sa akin nga talaga yung mental health ng mga ng bata. Kasi kahit naman ako, may anak akong lima. So yun din ang aking priority, yung kanilang mental health. Madadala ko yan kahit sa pagmamanage ang talents. Diba? Pero hindi nabanggit na si Enrique Hila. Oh. Diba parang isa din yan sa ano, na banggit niya na doon sa buong career niya, wala siyang ibang naging kapartner. Oh. Hindi niya binanggit si Enrique Hill. Pero diba, alam naman natin lahat, common knowledge yun, na wala siyang ibang naging leading man kundi si Enrique Hill. Okay. Bilang ito naman ang alam ko. Okay. No? Binigyan ng choice si Liza. Kasi nga, lagi nga sila ni Enrique Hill. Telesere, pelikula. Sila. Kaya, nag-open ang Star Cinema. Nagtanong si Inang Olive Lamasa. O anak, gusto mo ba na for a change, mag-iba kayo ni Ken? Si Ken, iba naman yung kapartner. Ikaw naman, iba yung kapartner. Ang natandaan ko, sabi ni Liza, ay baka hindi pa handa ang mga fans ng Liz Ken. Baka hindi nila yan matanggap. So, gusto pa rin ni Liza na si Enrique pa rin. So, si Liza pa rin ang nasunod. Kaya nagtataka ko doon na yung hindi nabigyan ng boses si Liza sa kanyang mga ideas, sa kanyang mga thoughts para isabihin kung ano yung gusto niyang gawin. Na parang nakakulong lang siya sa kahon. Parang diniktahan lang siya. At nagmukha siyang bulaklak. She was made to be a flower. Meron may isang nag-comment eh, ayaw mo ba ng flower? Gusto mo ano? Leaves? Stem? Root? Ay! Sabi meron niya! Ayan o. Oh, di ba? Sabi, ano gusto mo? Leaves? Stem? Agay! Totoo naman eh. Ayan yung sabi niya, oh, gusto mo ba extra ka lang? Oh, di ba? Eh, di ba yung flower yun yung bida? Ayaw mo ba maging flower? Kuya, baka gusto niya pet ni Liza. Oh! Oh, eh parang kahit hindi naman tayo lagi magkasama at kahit hindi ko naman din nakakasama si Liza, ang pagkaalam ko hindi naman ganun eh, di ba na? Hindi nga. Oo. Hindi. Sa akin ah, ewan ko kay Liza kasi ayoko siyang kontra eh. Kasi baka yun ang feeling niya. Ako kasi, hindi. Hindi. Ang final say ay galing sa talents. At ako ganun ako sa mga talents kong iba. Oo. Minsan may mga pinagagawa ko sa talents na gawin mo yan. Kasi kailangan mo lang talaga ipaliwanag sa kanila na itong gagawin mo na ito, kung gagawin mo ay makakatulong to sa karir mo. Ngayon, pag na-justify mo sa kanila yon, sa kanila gagawin. Oo, sige, may point naman pala si Tito Ogie. Pero kung gusto nilang kontrahin yun, pwede. Pag na-justify nila sa akin kung bakit hindi nila pwedeng gawin, okay, sige, tama. Kasi hindi naman ako si Superman na alam lahat na kahit manager ako, eh, kailangan, hindi, sumunod ka.
Hindi, kasi siyempre kailangan dalawa kayo, nagko-collab kayo niyan eh. Di ba? Para at least, baka rin meron siyang yung point of view niya, yung opinion niya, yung suggestion niya, pwede nating isaalang-alang. Mm-hmm. Tapos isa-suggest ko dun sa producer. Mm-hmm. Ganun ang nangyayari. Pero yung never siya na binigyan ng chance to give her thoughts and ideas. Inputs niya. Tapos if she was only told what to wear, what to... Eh, siya nga pumipili, di ba, kahit sa mga endorsement, nakatrabaho kasi siya sa iba nating, ano, di ba, endorsement show. Na siya yung may final say kung ano yung susuotin niya, anong ayos ng buhok niya. Siya lahat yung nag-decide nun. Sabi ko nga, buti na lang sumikat si Liza, kundi. Hindi siya sumikat, tapos nag-grab siya ng ganyan na walang nangyari sa kaluluwa niya. Mas masakit sa akin yun. Mm-hmm. So okay na sa akin to na nagra-run ka kasi gusto mo maiba yung direction ng karir mo. Mm-hmm. Pero at least wala siyang sinabi na walang narating ang kanyang karir. Diba? Pero alam mo na ikaw ang ganyan sa sabi ng lahat, ang bait mo daw. Pero ako totoo, sa totoo lang, kahapon ko pa hanggang ngayon sinasabi kay nanay na ako yung nalulungkot and nasa sad at na-hurt para kinay Ogie Diaz. Kasi, diba na, parang sa dami, sa dinami-dami ng nasabi niya, sa dinami-dami ng oras na meron siya dun sa vlog na yun, dalawang beses ko pang inulit eh. Sabi niya ganun, it's not about bitterness or being resentful, it's about gratitude. Pero alam mo, dalawang beses ko inulat yung buong video na eh. Niminsan di ko naranig na sinabi niyang, thank you Tito Ogie, thank you ABS-CBN, thank you Tito Joni, at hindi ko rin naranig na thank you Enrique Hill. Diba ito yung mga tao, institusyon na naging tulay para maging si Liza Soberano ka ngayon? At ang tanong ko nga na sa isip ko eh, sabi ko sa sarili ko, kukunin ka kaya nila James Reid kung hindi ikaw si Liza Soberano of the Philippines na sikat na actress? Mag-guest ka kaya dun sa Korea, dun sa Amerika kung hindi ikaw si Liza Soberano na sikat sa Pilipinas? Kasi titignan nila din, di ba, yung body of work mo. Hindi naman basta lang sinabi ni James Reid na i-guess nito. Oo na lang ang production niya, di ba? Iko-consider nila kung sino ka. At yung kung sino ka na yon, ang laking parte ng bagay na yun, yung ABS-CBN, si Lay Ogie, si Enrique, si Tita Joni, di ba? Kung ano man yung ganda niya ngayon, na dati naman na siya maganda, sa pakiwari ko, sa personal opinion ko, Nay, mas lalo kang gumanda kasi naalagaan ka. Nalagaan ka lang na Nay Ogie ng ABS-CBN, di ba? Kung talented ka ngayon na napakabilis ng umiyak, magaling kang umarte, salamat dun sa lahat ng mga ginawa mong proyekto sa ABS-CBN. Kaya ka naging eligible ngayon na maging aktres sa ibang bansa. Kaya yun dun ako nang gagaling na yung lungkot ko na parang hindi man niya intensyon na ma-put kayo lahat in a bad light. Sa mga sinabi niya, ganun yung nangyari. Parang tuloy, kayo yung nakaraan na hindi siya masaya. Yung resentful siya of her past. Resentful siya na sumunod lang siya sa inyo. Resentful siya na sinuot lang niya yung mga gusto niyo ipasuot sa kanya, di ba? Parang ganun yung naging dating, siguro sa akin bilang fan, di ba? Ganun yung naging parang interpretation ko after watching her vlog. Na parang, so all these years, hindi ka pala masaya? Ang sad. Kahit na gusto niya na ngayon magsimula, parang binura niya yung past niya. Dahil sa IG niya at sa YouTube niya, binura niya lahat ng mga post niya, di ba? Darling, hindi mo naman mabubura ang buong internet. Pag merong kukuha sa atin, i-google pa rin nila tayo, sino ba to? Di ba? At lalabas dun lahat ng mga magagandang nagawa mo in the past. Di ba? Kahit wala man yan sa IG mo o kaya sa YouTube mo, di ba? Nasasad lang talaga ako, Nay. Eh, Mamanoy, kung sad pala siya before, yung galing pala niyong umarte. Hindi pala siya masaya, di ba? Ipaniwala niya tayo, kuya. Baka naman din nitong pandemya lang niya din niya na-realize na yun, no? Siyempre lahat tayo nakapag-muni-muni tungkol sa buhay natin. Pero hindi naman ibig sabihin na gusto natin gawin yung gusto natin gawin ngayon, eh, masama na or hindi maganda yung naging karanasan natin dati. Kasi parang kung papanood mo siya na hindi ka inside, part ng inside life niya, di ba? Parang ganun yung dating na eh. Oo. Pero siyempre, ayan, magkakaiba po ang opinion ng ninyo, namin, dito, di ba? At the end of the day, hindi naman para
bembangin namin. Oo, i-down si Liza. Or sabihin sa kanyang mali-mali yung kanyang mga discarding. Mm-hmm. Hindi po ganun. Ang akin, hanggat kaya kong isipin, hanggat kaya kong intindihin ang mga bata bilang si Liza, kakayanin kong intindihin. Kasi talo rin naman tayo pag pinili natin magaling. Pag pinili natin maging malungkot. Hindi, mas magandang intindihin na lang natin yung bata. Kung saan siya nang gagaling at kung saan siya patungo. Yes. Sa usaping ito. Mm-hmm. Patungo, kuya. Oh. Patungo doon sa pagpapromote niya sa bago niyang endorsement. O yun nga. Ayaw nga, Nay. May iba rin na nagsasabi, no? Baka naman daw mamaya ito ay parte ng strategiya para doon sa bago niyang endorsement. Ano sa tingin mo? Eh, ayaw kong tumingin. Ha? Ang daling kausap. Hindi ko alam talaga. Promise. Basta sa akin, ang iisipin ko na lang, Lo, yung mga good memories namin. Tama. Ng batang yan. Na, na siya ay naging bahagi pa rin ng aking pamilya. Itinuring kong panganay na anak. Yes. Yan. At naging mabait din naman si Liza sa aking mga anak. At naging malaking bahagi si Liza para madugtungan ang buhay ng bunso kong anak. Dahil alam mo na yung mga nakukuha nating mga commission sa kanya, eh yun ang pinababayad ko sa ospital. Pero kuya, pinagkarabuhan mo naman yun. Oo nga naman, Nay. Kayaan mo na, basta yung isipin, Rena. Huwag nang Rena. Kayaan mo na. Pero alam mo, gusto ko lang din magpasalamat sa EBS-CBN. Kung hindi na kaya o hindi nagawa ni Liza na makapagpasalamat ng diretsyo, ng malinaw, sa ABS-CBN, ako na po ang nagpapasalamat sa ABS-CBN. Dahil alam mo, Loy, hindi nahirapan si Liza. Hindi siya nag-audition. Dahil alaga ko nga siya. Dahil pinatrain ko si Liza. Kaya pagdating doon, diretso agad siya bilang kapatid ni Jay Cuenca at anak ni Gloria Diaz sa kung ako iiwan. Diretso siya doon. Tapos doon na nagsimula ang kanyang career. At gusto ko rin ipagpasalamat sa ABS-CBN na ito hindi nila alam ito. Hindi ko nasasabihin. Ha? Ano ba? Chika mo naman na. Hindi. Hindi. Na gusto ko magpasalamat sa ABS-CBN dahil ako mismo yung kumausap habang takot na takot si Liza at si Daddy John, yung kanyang ama, na kumuha ng bahay. Ako ang naglakas loob sa EBS-CBN na makapag-advance si Liza para mabayaran yung bahay. Tapos sabi ko, awas-awas na lang sa talent fee ni Liza. At kung sa bangko namin kukunin yung pambayad ng bahay na yun, po, that's 17.8 million. Yes, pero in-advance namin sa EBS-CBN. At ang nakakatuwa, hindi kami tinubuan ng EBS-CBN. Yun. Basta tapusin lang namin na mabayaran yung utang. For how many years? Nang walang interes. Mm-hmm. Hindi ko ito inaano kay Liza. Hindi. Sa akin to, asakin. Hindi kay Liza. Na ako mismo bilang si Ogie Diaz, bilang dating manager ni Liza Soberano, gusto ko magpasalamat sa EBS-CBN. Dahil sila naging tulay para makuha ni Liza yung bahay. Yes. Diba? Pero kami din ay nagpapasalamat sa'yo. Nagpapasalamat kami na meron isang Ogie Diaz na nagdala ng Liza Soberano sa buhay namin. Diba? Siyempre kung hindi mo rin siya tinanggap sa ano mo, diba? Sa iyong grupo, eh hindi natin alam kung meron ba kaming ano kagigil yung Liza Soberano ngayon. Oo, diba? Hindi. Ako lagi ko sinasabi yan sa tulay lang ako. Sila yung dumaan doon sa tulay. Naging bahagi na ako. Kaya never kong sasabihin, pinasikat ko si Vice Ganda, pinasikat ko si Liza Soberano. Never. Kasi ang nagpasikat sa kanila ay sila. Tulay lang ako. Kasi kahit alam ko may cake ka, kung tamad kang umarte, kung tamad kang gawin yung craft mo, kung ayaw mong alagaan ang sarili mo, baliwalay. Ako yung manager mo, baliwalay. Kasi hindi naman kita pwede, oy, hindi ka marunong umarte, alis ka dyan. Ako na ate for you. Kunwari ako si Liza. Hindi naman pwedeng ganun. Ba't ka natawa? Ang layo ka
si Kuya. Alam mo, salpag. Diba? Kaya, Diyosko, yun lang, gusto ko lang magpasalamat. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga production staff na nagtiwala sa akin kay Liza Soberano. At siyempre, minsan, di ba, yung nakapagpundar din naman tayo ng magandang pakikisama sa ABS-CBN people. So, ako rin mismo, nilalapit ko si Liza sa kanila. Para, alam mo na, para mas mabilis ang pag-angat. O, yun yung sinasabi ko, lucky, na puhunan din dito sa ating industriya, kahit sa ang field, ang pakikisama. Pakikisama in a right way. Kasi eventually, aanihin mo yan eh. Diba? Kaya lagi kong binabanggit sa mga talents na huwag kayong magtataray ng mga PA. Kasi someday, magiging ano yan, magiging EP yan. Executive producer. Magiging BUH yan or business unit. Magiging ano yan, magiging boss niyo balang araw. Pero hindi niya kayo makalimutan kasi kayo yung unang nagtaray sa kanya. Ako naman na yung message ko kay Liza, huwag ka nang malungkot din, di ba? Everything happens for a reason, di ba? Kung maganda man o mabuti yung naging karanasan mo in the past, yun ang naghubog kung sino ikaw ngayon, di ba? Lahat ng mga natutunan mo, lahat ng meron ka ngayon, dahil yun din sa mga experiences natin at sa mga nakasama natin in the past, di ba? Kaya, yun lang, kailangan lang lagi tayo anak may grateful heart, di ba? Kasi binibless ni Papa God more yung mga tao na may grateful heart, di ba? Harness the attitude of gratitude, di ba? Itama. Kasi yun ang magdadala sa atin sa kung saan natin gustong mapunta in the future, di ba? Magbabalik po ang fast time. Thank you. Na-carried away ako sa'yo eh! Ay! Ha? Gusto ko nga ba? Gusto ko ba ano ang tawag dito? Ako gusto ko magpasalamat kay Tita Johnny. Ay, Tita Johnny, oo. Kasi siya yung unang nagtiwala sa akin para ipagkatiwala sa akin si Liza. Kahit na maraming lumalapit sa kanila para i-manage si Liza, pero ako yung hinanap niya. Kaya dala si Liza ni Tito at ni Johnny sa akin. Anyway, lagi ako naniniwala na pag kayo pinagtagpo, kayo talaga, di ba? Pag hindi kayo para sa isa't isa, hindi. Di ba? At least ako maituturing ko na naging medalya ko si Liza sa pagmamanage ng talents. At anak, hindi ako galit sa'yo, ha? Hindi ako. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na maraming naging bahagi ng iyong karir kaya ka napunta sa itaas. At sana hindi mo yan makalimutan. And I'm sure hindi mo rin naman talaga sila makakalimutan. Pero huwag mo naman silang burahin sa iyong alaala. O kasi sila pa rin naman yung mga tao na mamimit mo. Pag ikaw ay bumalik dito sa Pinas or nag-concentrate ka ulit ng iyong career dito sa Pilipinas, di ba? Mamimit at mamimit mo yung mga tao na yan. I even told Liza, anak, kaya mo nang ihanin ang career. Kasi alam mo kung anong gusto mo. Kung anong gusto mong marating, kung anong career path na next na gusto mo. Yes. Even kay Vice Ganda, sinabi ko rin yan. Hindi mo kailangan magpamanis sa iba. Kaya mo nang i-handle lang sa'yo. Kita-kita mo naman na sa mukha at sa mata ni Liza yung joy na nagagawa niya yung mga bagay na gusto niyang gawin ngayon. And gaya na sinabi mo, feeling niya, tama yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin na tama yung nangyayari ngayon. Mali na yung dati. Hindi naman ganun. Kasi parang yung natuloy naging tingin ng iba yun. No? Sana hindi. Sana mali naman din tayo na ganun yung iniisip niya. Kaya maraming salamat po sa nakaunawa sa akin. At patuloy niyo pa rin pong supportahan sila. Dahil ako, eto ang bilin ko kay Liza, anak, pag may problema ka, andito lang, andito, Ogie. Yes. Libre, walang bayad. Yes. Lahat ng oras sa kakailanganin mo para sa makinig sa'yo at payuhan ka, andito lang ako. Yan po yung parting words ni Nanay Ogie nun kay Liza. Lagi, ayan. Yes. Alam mo naman, Liza, at the end of the day, magtatay tayo. Yes. Hindi mo yan mabubura. Ito mga kaibigan, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mama Loy! Ako po, hindi pa namin yung subscriber. Malugod po na ang ikasisiya na magiging subscriber namin kayo. Kaya click nyo naman yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung ibigay pa ang aming episode niya, meron kayong komento sa aming mga chika, i-comment in play below, click ang like button, at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Mag-click nyo kayo po na
na manonotify na meron kami ng latest update. Yes! Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana mag-subscribe pa kayo sa channel ko. That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I. At Nay, ang dami nagtatanong dun sa vlog kong nakapost dyan. Paano daw ba mag-book sa Palaya Shrimp Farm? Kasi gusto din lang ma-experience. Dasal lang po. Ha? Talaga ba? Hindi, meron pong ano yan. Meron yung fanpage. Ayan! Palaya Shrimp Farm. Yes! Ayan, magpuntahan niya lang po yan dyan. Rena? Yes, ako Rena po, F-R-E-N-A. Pag-subscribe na din po ako ng aking channel. At syempre pa, ay marami nagtatanong sa akin. Kung ano opinion ko doon kay Megastar Sharon Cuneta sa kanyang mga naging pahayag tungkol kay Casey. Sa susunod na episode ko po, sasabihin. Wow. At ito po uli ang inyong lingkod, Papa Oz and Ogie Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Kung huwag tayo kanyang gigising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabi! Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihilig sa amen? Isika mo na! Meron akong ano, idea eh. Sige, kuya. Wala rin tayo ibang pinag-usapan eh. Kuya, Who's there? Ano pa nga pa? Liza Soberano! Huwag yung habal na niya. Akala ko Liza lang eh. May soberano talaga. Yes, kuya. Bakit pinag-ibigit tayo ah? Hindi ah. Sige. Liza Soberano, who? Who? You're so fine. And you're mine. I'll be yours till the end of time, 'cause you make me feel. Yeah, you make me feel. I'm nothing to hide. Like a bird. Touch for the first time. Like a bird. Bakit kompleto lang? Kaloka? Ba't pinili?